Hi guys, it's me Jamie and welcome back to my channel. So for today's video, as you can see, I am wearing my pajamas because I am about to go to bed. But before that, I am going to do my nighttime skincare routine and I'm sharing it with you guys. Yes, because, well, some of you might not care about it, but there were a few who asked for this, who suggested that I make this video. So here it is. I'm just going to do it now. Char. Plus, I am also going to share with you a teeth whitening kit that I purchased last July pa, but I just recently unboxed it. So yon, if you're interested in my nighttime skincare routine, the products that I use, or gusto niyo lang makichismis, and most importantly, you're interested in purchasing a teeth whitening kit, particularly this teeth whitening kit that I'm going to share with you later in the video, then please keep on watching. To start my nighttime skincare routine, I use the Nivea Micellar Water Cleanser with a cotton pad to remove my makeup or whatever is left of it. Next, I take my Happy Skin Ultrasonic Cleansing Device and Face Republic Gold Mineral Cleanser to make sure my face is squeaky clean. Okay, so I'm now back in my room. I'm done removing whatever's left of my makeup and washing my face. So now I'm going to proceed to the third step in my nighttime skincare routine, which is using a toner. Yes, para mas malinis ang face and mas ma-prepare yung face to absorb the other skincare products that I'm going to use later. So the toner that I use is this Fresh Skin Lab Jeju Aloe Eyes pH 5.5 Toner. It's alcohol-free, paraben-free, and it cleanses, tones, and moisturizes the skin. So, yon. I use this at night. I also have another toner. This is the Thayer's Rich Hazel Aloe Vera Formula Lavender Toner. So, I use this naman in the morning. Ito talaga yung ginagamit kong toner. But, there was a time na nabudol ako, sinabihan ako na maganda daw yung tomato glass skin. So, punta ako sa mall, tapos nung nandun na ako naghahanap ng toner, walang tomato glass skin toner. I guess out of stock siya that time. And nakita ko to. And since from the same company naman siya, sabi ko, ito na lang bibiling kong toner. Kahit may toner naman na ako, wala lang, trip ko lang, ganun. So, ayun, nabudol na naman si ate girl and dumaan siya sa counter at nagbayad. And ayun na nga, ginagamit ko na lang siya paggabi kasi feeling ko, ewan ko, feeling ko lang mas nakakalinis siya in the chart. Ayun, chamba lang, ewan ko. Basta ito yung ginagamit ko sa gabi. So, yeah. I'm going to get a cotton pad. I like to use a cotton pad when applying my toner. Yung iba sabi sa palm lang daw and then ipapat sa face. But I like to use a cotton pad kasi feeling ko nga mas malilinis yung face ko. If ever man meron pang hindi natanggal na makeup or dirt yung facial wash ko. So, yun. Toner. Pataas daw dapat yung direction pag naglalagay ka ng product sa face para hindi magsag yung skin, maiwasan yung wrinkles. Sana tama yung mga pinagsasabi ko. Pero yun yung chismis na nasagap ko. Dapat daw upwards. Don't forget the neck. Upwards. So, yan. And, ayan, wala naman masyadong natanggal, but siguro malinis yung face ko. Bukod pa nga pala, di ba, meron na akong two toners, one in the morning and then this one sa gabi. Bukod doon, kasama sa nabudol sa akin nung binili ko to is of course the tomato glass skin na hinanap-hanap ko. I got this tomato glass skin water drop cream which I thought was a sort of like a moisturizer but it turns into a toner pala. So I guess this is a toner. So before ginagamit ko rin to sa umaga but hindi ko kasi feel na yung toner, yung kamay lang yung ginagamit ko kasi namususta ko na may cotton pad. So, I stopped using this. Siguro pag naubos na itong layers ng toner, gamitin ko na to. So, titiisin ko na yung hindi ko magamit ng cotton pag nagto-toner. Anyway, kung ano man to, kung moisturizer ka ba talaga or toner, gagamitin din kita, maghintay ka lang. Okay, let's proceed to the next step. The next step is serum. So I have here a vitamin C serum from It Skin. It's the VC Effector 10. So I've been using this since 2016. 2016 yung year na
parang patok na patok yung 10-step Korean skincare routine. And syempre, naki-join ako doon. So, bumili ako ng iba't ibang Korean skincare products para makomplete yung 10-step skincare routine. Pero syempre, nakakapagod siya. Lalo na kung gabi-gabi mo gagawin. Syempre, nakakatamad. Hello, yung paglagay ko ng mga skincare products, itutulog ko na lang. So, ito na lang yung natira sa products na pinatrace ko that time. Syempre, bago na to. Pero, I mean, ito yung product na binalikan ko kahit na tinigil ko na yung Korean 10-step skincare routine. So, vitamin C serum for brightening. So, feeling ko na brighten niya naman yung mga marks sa face ko, yung mga pimple marks, acne scars. So, yan. Ito, drop lang sa paw, mga 3 drops. And then, yun, ipapat ko sa skin ko, sa face ko. Ayun. Next is, after the serum, usually, I use a spot treatment. Ito yung ginagamit ko for spot treatment. So, kapag may pimple ako, lalo na kapag yung malaki, mga stubborn pimple na walang, yung wala kang mapapak, pero ang laki-laki niya, ito yung ginagamit ko. It's the Ordinary Niacinamide plus Zinc. I think it's a serum din. Tama ba? Serum ba to? So, ito yung ginagamit ko kasi very effective siya. As in, kapag yung mga stubborn na pimple, kahit ang laki-laki niya and ang pula-pula niya, pag nilagyan ko nito, maglilessen yung redness and konti-konti liliit na siya. It doesn't disappear after just one use nitong product na to. But compared dun sa dati kong ginagamit, which is the Benzac Spot Treatment Cream, I think yun yung tawag dun, mas mabilis yung effect nito. Yung Benza kasi minsan kahit yung redness hindi na natatanggal agad. So yeah, I just rely on this one. The best in getting rid of pimples talaga. Since wala naman akong pimple na gustong i-target na mawala, hindi ko na lang muna yung gagamitin. So I'm going to proceed to the next step, which is essence. So yung essence, part pa to nung sa Korean 10-step skincare routine, doon ko na discover yung essence. Na meron pa palang essence bukod sa serum. So I use this Vanilla Co High By Clean Up Sebum Control Essence. So I got this last May ata or April kasabay ng this one. It's the High By Clean Up Mud to Foam Cleanser. So dati ito ginagamit ko ng mga once or twice a week nung bagong bili ko siya. But now, sobrang tamad ako mag-mask. Ayan, hindi ko siya masyadong gamit. Siguro yung last kong gamit nito, July pa. But maganda to, in fairness naman. Hindi ako nagkaka-pimple after or hindi masyado nag-dry yung skin ko. So maganda dito is it already turns into a cleanser. Pag binasama mo siya, para ka lang din nag-apply ng facial cleanser and madali siyang tanggalin. And yung parang mas malinis yung feeling, mas refreshed din yung feeling. Kasi syempre, nalinis ulit yung face mo. Anyway, going back. So, ito nga yung essence. Naka-partner nun. Same line sila. And I applied this lang sa T-zone and sa side ng nose ko. Kasi doon ako oily. Sana doon nakaka-minimize doon ng pores. Hindi ko masabi na totoo siya kasi hindi ko naman napapansin. But definitely, it mattifies the skin. So, it can also be used as primer, I guess. Okay, dahil sobrang feel ko yung dryness ng lips ko, I'm going to use a lip balm. So, this is the lip balm that I use. It's the BLK. It's the BLK Color Adapting Moisture Balm. So, ito yung ginagamit ko since inopen ko yung BLK na universal set. Ayun. Maganda tong lip balm na to. In fairness, ito lang yung lip balm na madalas ko talagang gamitin. Like before, may mga lip balms ako pero parang ginagamit ko lang sila sa simula, ganun. Tapos usually nakakalimutan ko na sila. But this one, lagi kong ginagamit everyday. Hindi ko man siya magamit twice a day, morning and night. Either magamit ko siyang morning or nighttime. So yeah, maganda to. Okay, so the next step is eye cream. Dahil medyo tumatanda na tayo, may mga wrinkles na ako sa eyes. Like, see? May lines na ako dyan. And sobrang dark ng under eyes ko, actually pati ng lids ko, so para akong panda. Kaya kailangan ko ng eye cream. Although this one, I'm not sure if it lightens talaga. Hindi ko na rin kasi talaga napapansin kung may pagbabago sa mga discoloration, sa pores ko. Hindi ko na yun napapansin, basta ginagamit ko na lang yung products kasi feeling ko naman mas okay nag gumamit ako ng product kaysa wala. Anyway, this is the L'Oreal Revitalift Laser
times 3 or X3 anti-aging transforming eye cream. What I like most about this is the metal applicator kasi kapag malamig, syempre lumalamig din siya. Ayan, sa under eyes ko lang naman siya nilalagay. Minsan nilalagay ko sa lids ko, depende sa trip ko. But yan, ngayon sa under eyes na lang. And of course, the last step, ang pinaka nabudol sa akin is the Tomato Glass Skin Soothing Gel Lotion. So before ang ginagamit ko talaga is yung aloe vera soothing gel. May nag-share sa akin na maganda daw tong Tomato Glass Skin. And nakita ko naman ang dami talagang gumagamit nito, ang dami nagagandahan. So ayun, binili ko na siya. And in fairness, okay naman siya. Hindi naman nagiging super oily ng face ko. Although, gabi ko lang naman kasi siya ginagamit. So, hindi ko masabi pag morning kung hindi ba nagiging oily ang face ko. Pero pag gising ko naman, wala namang feeling na oily. So, yun. In-apply ko to all over my face and neck. And na-absorb din naman siya agad ng skin. So, at least pag tulog, hindi yung parang basa yung face mo. There you go. Okay, I'm also going to share with you this tool that I sometimes use. It's a beauty instrument. Yung nakalagay sa box niya. And it's an LED light charvalu. Basta, ayan siya. I-on mo and then merong 7 na colors yung LED. So, kada color may different function. What I use for, wait lang. So, what I usually use is the red one, parang for anti-aging yung red, and then the blue one kapag may pimple ako, tinututo ko lang siya dun sa pimple, and then the pink one, ngayon ang lagi ko ginagamit is yung pink, but I don't know kung para saan yun, for collagen production, but I'm not sure eh, basta ginagamit ko yung pink. So, meron din siyang 7 na levels, and then after the 7, pag-off na siya. And it's rechargeable, tapos naka-schedule siya or naka-program siya na 10 minutes lang. So after 10 minutes, it automatically turns off. Na-massage ko lang sa face ko. Hindi rin ako sure if pwede itong gamitin na hindi ka naka-ano, na yung walang cover yung eyes. Kasi di ba pag may pop-facial, may cover yung eyes pag may mga LED lights. Ayun, ewan ko, baka mali itong mga pinagagawa ko. So, nasa inyo na lang yun kung gagayahin yun. Basta walang sisihan kapag may negative na effect. Share ko lang sa inyo na ginagamit ko to. Meron siyang parang nagpumipitik. Or, yeah, parang pumipitik. Pero ito kasi level 2 lang, so hindi ko rin masyadong feel. Either that, or either mahina siya, or sobrang kapal lang talaga ng mukha ko. And, yan. Tama na. Tigil na natin to. Anyway, ayun. So, that's it for my nighttime skincare routine. So again, I just use a makeup remover, I clean my face, and I use toner, serum, treatment if I have a pimple, essence, eye cream, and a soothing gel lotion. And that's it. So now let's proceed to the second part of the video, which is the teeth whitening kit. Biglang naka English na. And it is from White Republic. So it's the White Republic Smart Teeth Whitening System All-in-One. So actually nagamit ko na to kasi nag-try ako mag-film na skincare routine nung Monday, but parang walang energy. Actually ito, hindi ko alam kung may energy talaga kasi nakakatamad talaga, totoo lang, tinatamad ako. Pero ayun, gusto ko naman kasing mag-grow din tong YouTube ko. So, ayun, pinush ko na yung sarili ko na mag-film ng skincare routine. And also, kasi ang tagal na nung request sa akin na gawin ko to. So, parang ayoko na siyang patagalin. Baka mag-unsubscribe pa sa akin yung nag-request, diba? So, ginawa ko na. And, sakto, tinatry ko naman tong product na to. So, sabay ko na. In-open ko to nung Monday nga. And, ang kasama dito, oops, ang ganda ng box niya. Parang iPhone yung i-unbox mo. Ang kasama sa kit are a shade guide. So, ano ba yung date nito? 9:15 yung date na una kong kinuha yung shade ko. And parang ano ako nun? Parang 9 or 10? Hala? Feeling ko 10. So, yun. Ang goal ko is at least a 7 or 6
hindi ko naman hinangad masyado itong puting-puting ngipin kasi baka masyado ng fake tingnan sa akin. I don't know. And it also comes with a manual for how to use. So, sinabi dito sa manual that some customers may require a full 60-minute session each day for 21 days straight. Other smiles will only require 7 to 10 days of treatment to get the desired shape. You only need to avoid foods and liquids for 45 minutes after each whitening session. If you want free refills, you can also share photos or videos yung mga before and after. And, ayun, pwede kayo makakuha ng free refills. And, also nakalagay dito yung mga kasama sa box. So, na-mention ko na yung user manual and the shade guide. Tapos, meron din yung activating light. So, nandito siya sa pouch. Actually, itong pouch, parang free ata to. And, ang laman nito is extra gel refills. Naka-promo kasi ito noon, I think 3,999 yon. So, yung whitening kit plus extra 3 gel pen refills. So, ay, baliktad pala. Sorry. So, ito yung extra gel pen refills. So, nandito na yung tawag mo na yung activating light. Hinugasan ko naman to after nung pag-damage ko. So, ayan, mayroong logo and then itong wire. Tapos, mayroon itong power button para i-on mo, tapos you can also turn it off kasi meron na siyang timer, 16 minutes after 16 minutes, mag-automatic off siya. But kung hindi mo kaya or if masyadong malaway if masyado kang malaway, tapos kailangan mo na talaga siya i-stop kasi magiging waterfalls na, then you can just automatically turn it off. Tapos meron din siyang connector, so pwede mo siyang i-connect sa device na USB compatible or sa or sa Android device or sa iOS device. So, pwede mo kasi itong i-connect sa phone mo lang. So, habang nag-whitening ka, mag-cellphone ka muna para mali natin, mas mabilis yung 16 minutes. Kasi nung first try ko, oh my gosh, na ata yung pinakamahabang 16 minutes ng buhay ko. Tapos, sinabi ko yung magiging waterfalls, kailangan mo na lang i-automatic off kasi parang hindi naabot sa 16 minutes. Nangyari kasi yun sa akin noon ako siyang trinay. Doon ko na-discover na malaway pala akong tao. And ayun nga, kailangan ko siyang i-off na kasi sobrang, sobra talagang dami. TMI ba? Sorry. And of course, so sa ilalim nito, kasi dito nakalagay yung activating light. Andito naman yung mga gel pen na whitening pens. So dito nakalagay yung whitening pens. Itong whitening pens, yung mga nasa silver na case. And then this one, yung blue, this is the desensitizing gel. So if you have sensitive teeth, pag or parang mangilo-ngilo after use, then just apply this one. Sabi nila, effective daw to sa pag-comfort. Alam mo yun, wala ka masyadong ngilo-ngilong mati. Hindi ko pa naman siya nagamit, although after the first use, parang may ibang feeling talaga. Parang feeling ko konting ano lang matatanggal yung ngipin ko. So medyo may ngilo. Ang hirap lang din pala ilagay ng gel, especially sa ngipin na nandito sa sides. Kasi ang hirap ibukas ng bibig, tas ilagay. So, yun, usually kung saan lang maabot. So kung hindi man pantay yung ngipin ko, at least tago-tago naman na yung mga hindi inabot. So, ito yung gel. Lagay ko na. Okay guys, I'm back and I'm done using the teeth whitening kit from White Republic. And same as the first time I use it, sobrang hirap talaga mag-survive dun sa 16 minutes kasi kung malaway ka talagang tao, as in puno na yung bibig mo. And hindi mo kasi pwedeng lunukin kasi nga yung gel, dahil dun sa gel, hindi, I'm not sure if it's safe to swallow. Basta sabi kasi doon, try not to swallow. So, hindi ko nilulunok yung laway ko. Basta hindi ko natapos yung 16 minutes, kinailangan ko na siyang i-off para makapag-rinse na ako kasi hindi talaga. And then yung problem din kapag nagpo-produce ka ng madaming saliva is nahahalo siya doon sa gel. So, magiging less effective siya kasi hindi na siya ganun ka-concentrated since may saliva na nga. So, yun yung downside kung
malawik ang tao. Siguro naman, after, if magamit ko siya ng maraming beses, kahit hindi 16 minutes each, siguro naman may magiging difference din sa shade ng teeth ko. Also, now I feel, parang medyo weird yung feeling ng teeth ko. So, gagamit din ako nung desensitizing gel para lang hindi naman masyadong mangilo yung ngipin ko. So, yan. Apply ko lang sa ngipin ko. Sobrang hassle niya lang talaga gamitin, but if mag-lighten talaga itong teeth ko, then worth it yung hassle, worth it yung hirap sa 16 minutes na nakababa dito yung ngipin mo. So, yun, babalikan ko na lang kayo after maybe a maximum of 21 days, mag-update ako if meron man talaga siyang effect. Sana, gabi-gabi ko siya magamit sa next 21 days kasi hindi natin alam, may satapad talaga ako, so ayun, sana magamit ko siya. And that's it guys for today's video. That's my nighttime skincare routine and my first impression of the White Republic Teeth Whitening System. And I hope you give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and turn on post notifications, and I'll see you guys next time. Bye!